Hello, maayong alam mga amiga-amigo. Ngayon ay tutorial ulit tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano natin i-increase ang ating monthly na limit sa ating GCash. Kung lagi tayo nag-i-exceed, ito na po ang ituturo ko sa inyo kung paano. So una, mag-open tayo ng ating GCash. Mag-sign in lang po tayo or i-enter lang natin ang ating PIN. Okay, so kailangan meron tayong balance kasi mamaya mag-deposit tayo sa GSave natin ng 100. So ang gagamitin natin ay GSave. So click natin yung GSave. Yan. So click lang natin yung start. Okay. Yan. So, ang pipili natin dito ay ang CIMB. Yan. Click lang natin or tap lang natin yung CIMB. Yan. Tapos, let's go. Let's go lang. Then, open an savings account. So, yan. Basahin nyo po yan. Yung kailangan 18 years old at fully verified. Yan. At tayo ay Filipino. So yan, basahin nyo po yan para makapag-open tayo sa GSave. Kailangan na yan, fully verified tayo. Tapos, dun, start lang po or confirm. Continue. So continue, so re-verify. So ibig sabihin, re-verify natin yung ating account sa ating GCash po muna. So medyo mahabang proseso pero madali lang naman po. Sundan nyo lang po. Next lang, tap next. Yan. So, para lang po tayong i-ready po natin ang ating mga ID. So, yun, makareceive tayo ng ang OTP. So, i-type lang po natin, kukopyahin lang po natin yung OTP na yon. Na-confirm na tayo ay sa atin po talaga itong cellphone number at yung account na yon. So, yan, i-type lang po natin ang OTP. And next lang po. Yan, tell us about yourself. Yan lang po, yung birthday natin. Tapos, yan. Yes. So, yan, tell us about yourself. Yan, accepted na IDs. Yan po, nakalista lahat dyan. Kung ano yung ID na kailangan. So, i-provide po natin. Yan. Other IDs. Yan. So, ang sa akin ay SSS yung ano. Tinap ko lang yung SSS. Tapos, select ID, yan. So, ready natin ang ID natin para ating pipicturean. Ay, ano natin sa camera, i-scan po yan. Tapos, okay lang po. Tap natin, okay. Okay, so kailangan, ayan, only this time lang. So, yan, i-ano natin yung ating SSS ID. So, yan, kailangan perfect siya, perfect. Kailangan maliwanag yung ilaw natin. Itapat natin siya sa maliwanag para i-accept po siya. Yan. So, prefer po tayo for a selfie. So, mag-selfie po tayo. So, yan yung line, sa dalawang line sa baba. So, yun lang itap natin yung isa. Tapos, okay lang. So, type okay or tap okay. So, selfie lang po tayo. Yan, woke up like this ang lola. Yan ang itsura. So, yan, blink lang tayo. Blink eyes. Para mag-proceed. Yan. Okay, so yung line, dalawang line, sabi yung isa ang tap natin. Yung hindi nakailaw, tap lang natin. Para mag-proceed sa next. Okay, then, okay. Wait lang natin. Yan. So, tell us more about ourselves, no? Yan. Yung mga, nakalagay naman doon sa taas, no? Naka-note na yung mga blue na punctuation mark. Yan. Hindi na natin kailangang lagyan. So, yan mga ano, lagyan na natin yan lahat. Pakita ko lang sa inyo. Yan. Are you, political exposed daw? Yan. No. Tapos, sa baba, are you, an owner of this account? Yes, yan lang. Tapos yan lahat po ay
yung ating i-fill out natin lahat yung ano yun, personal information natin. So yung akin, i-blur ko lang yung akin kasi syempre akin naman yan. Ito na po yung kasi yung gagamitin ko. Kaya confidential po. So yan. So pag i-click nyo naman yung next, may mag-read dyan. So i-fill out nyo lang yun. Kasi hindi po siya mag-proceed sa next hanggat may hindi po kayo na-fill outan dyan na ano, na, may naiwan po kayo na ano yan, katulad niyan, may mga red. Yan, i-fill out nyo yan lahat. Yung address nyo, kailangan yan, address. Yung ano, city, barangay, yan. Lahat po dyan. Lalagay nyo po lahat. Yan, are you unemployment? Ipakita ko lang din po sa inyo. Yan, pipili lang po kayo dyan. Source of income, source of fund, yan. Yan, expected, monthly, yan. Main purpose of opening an account, yan. Pili lang kayo doon. Yan, tapos i-review nyo kung tama yung personal information. Tapos yan, check nyo lang yan para mag-proceed po siya, confirm. Check nyo yung box na yun. Okay. Yan, we're verifying your account. So, wait lang po tayo. Yan, so, ayan, nakaka-receive tayo na congrats. Yan. Okay, na re-verify natin. So, balik ulit tayo dun sa ating pinaka-main sa GCash. So, mag-sign in ulit tayo para pupunta tayo sa GSave. Sa GSave po tayo mag-open account. Tapos, deposit tayo ng 100 doon. Yan, mamaya po ipakita ko. So, i-ano mo lang. So, kailangan may balance nga po tayo. Kasi 100 po ang minimum doon. So, yan, click ko na yung GSave. Tapos, yan, CIMB, yan, itap lang natin. Yan, open a savings account, yan. So, yan, continue lang natin. Yan, so, GSave registration. So, mag-register ulit tayo dito, yung name natin, yan na naman. Ganun ulit yung gagawin natin, proseso. Katulad yung kanina, yan. Fill out nyo lang yan. Tapos next lang po. Next lang next. Tapos i-review nyo lang. Tapos i-check nyo lang po yung dalawang box dyan. Yan. Check lang po. Nandito na tayo sa user agreement. So mag-back lang tayo. I-back lang natin yung arrow na yun. Para ma-check natin yung sa next na box. Yan. Check lang natin. Tapos, open savings account. Yan. O, successful yung pag-open natin ng account sa GSave. So, okay lang po. Tapos, babalik ulit tayo. Yun nga, makareceive tayo ng text. Balik ulit tayo doon, i-check natin. Or pupunta ulit, di-deposit tayo ng 100. So, CIMB, GSave lang tayo. GSave, tapos CIMB, tapos yun, di-depositohan na natin ng 100 pesos kasi yun ang minimum amount. Yan, kailangan natin gawin to para mag-increase siya. Mag-increase ito ng ating limit up to 500,000. So yan, click lang natin yung deposit. Tap natin ang deposit at i-type lang natin dyan ang amount 100. Tapos next. Confirm. Yun. So, yan. Successful yung ating pag-deposit ng 100. Tapos, makaka-receive din tayo ng text. So, yun na. Bawasan na po yung balance natin. So, balik ulit tayo. Check lang natin yung 100. So, yan. So, mag-wait lang po tayo ng ilang, ano, kasi yung iba, month ang inabot bago daw na nag-increase yung kanila, ano. So, after 3 days lang po guys, nakareceive agad ako ng text na increase na po ang aking monthly wallet at naging 500,000 na po siya.